Kilala natin ang mga produktong keso na ito. Pero sa likod ng mga kakanin, merienda at pasalubong, may mga taong nagbuhos ng kanilang puso't damdamin para matuwa ang ating mga panlasa. Ooh! Lukbang longganisa! Mmm! So good! Actually, first time ako mag-grill ng saba. Wow! Ano nga ba ang mga kwento ng mga taong nagpapasarap sa pagkain Quezon? Pansit habhab is essential sa kainang ito. Wala pa sa mga ninuno ni Rolly ang paggawa ng pansit habhab. Kahit mahirap daw ang pag-promote ito sa Maynila, nagbibigay pa rin ng pagluto nito ng kakaibang tuwa at kilig kay Rolly. Simon's Pansit Habhab, bali pangalan to ng anak ko, bestseller namin dito, mga noodles na galing sa Quezon na kami rin ang gumagawa. Ginagawa mismo ng pamilya ni Rolly ang sarili nilang noodles para sa Pansit Habhab. Ang proseso, nagsisimula sa malalaking bloke ng namasang harina na hahatiin para mag-cash sa kanilang pampino. Kapag nakuha ng tamang nipis, isinasampa ito upang matuyo. Saka ito isasalang sa cutter. Umabot hanggang 700 kilos ng noodles ang nagagawa nila araw-araw. Ang final products? Pansit Habhab Noodles at Chami. Pero ano nga bang pinagkaiba ng dalawang ito? Pansit Habhab, ang pagkakaiba niya by steam ang noodles and ang Chami, boiling water. Kung tawagin ito ay from noodles, fresh Mickey. Meron silang per bilao serving para sa Pansit Habhab at Chami. Ang dami! Kapag sinabing Quezon Province, pansit for the win yan! Ang pambato ng lukban, pansit habhab. Sa Lucena naman, pansit chami. One is the one that we love using this type of noodles, the thin one. My father's favorite used to be the chami noodles, which is pretty much the thicker one. Hey, not bad. Parang ano siya? Parang, hindi ko alam. Mas matamis ba siya? Dahil ba sa timpla lang yun? Ewan ko. I think it's on the sweeter side. Ngayon lang ha? Sarap ng pork nila, ah. Man, I can eat pansit all day. I feel that yung chami noodles, it's just sweeter. It's just sweeter. Yeah. What do you think? You want noodles? Noodles. Yummy? Sa kainang ito sa Lucena, binigyan nila ng twist ang pansit chami. Ang unang ilalagay ko ay pork broth. O kung tawagin dito is kaldo. Next is yung pansilog sauce. Brown sugar. And then yung ating noodles. Mickey. Pinapakulo ito hanggang lumapot ang sarsa. At ang nagbigay ng kakaibang twist, sisig topping sa chami noodles. Ba-ba-ba! Sa mga pasalubong na tatak Quezon, ang cake na ito. Icing pa lang, nakakagayuman na. Family secret daw ang recipe nito. Pero sino nga ba ang pamilya Rodillas? Yung pong pangalan ng Rodillas Yema Cake ay sinunod lang po doon sa mismong may-ari ng gawaan ng Yema Cake. Ang may-ari po nito talaga ay si Vincent o Vicente Rodillas. Hilig talaga nila Vincent at Juliet Rodillas ang baking. Nagsimula sila sa maliit na made-to-order cake business. Pero nalugi, kaya nagtrabaho na muna sa ibang bansa si Juliet.
nung umalis po yung may-ari na babae, si Ma'am Juliet Rodillas, na nag-domestic helper muna siya sa Hong Kong, doon pinag-aralan ni Sir Vincent Rodillas kung paano niya mai-improve lalo yung yema cake. 2010 nang bumalik si Juliet sa Pilipinas para makasama ng kanyang asawa sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. At makalipas ang ilang taon, ang dating OFW at homemaker, ngayon, kilala na sa buong bansa dahil sa kanilang yema cake. Meron ng ibang flavors ang kanilang yema cake. May mocha, ube, at may 3-in-1 pang kasama ang original. Aba, sulit ah! Sabi nga sa amin dito sa Quezon, without yema cake, walang masayang party. Very smooth yung sponge namin. When it comes sa icing, tamang-tama lang yung timpla, hindi siya sobrang tamis. Parabagang mouth-watering pagdating sa bibig. Para hindi na kayo mapagod sa pagbili ng pasalubong? Aba, may kalye dito sa Tayabas, Quezon na kung tawagin ay Kalye Budin. Tabi-tabing tindahan ito sa Emilio Jacinto Street, kung saan hindi lang ang sikat na kasaba cake o mas kilala bilang budin ang inyong mabibili. Ganda po! Araw-araw, bagong luto! Siyempre, hindi mo mawawala riyan ang Lukban Longganisa. Ang swak na partner ng kape, ang Pianono. Pinagong. At Broas. Pati na rin ang panghimagas na tikoy. At pastillas. Kung ang mga Rodillas naka-invento ng yema cake, ako, susubukan ko namang gumawa ng sarili kong pastillas. Pumasa kaya? Welcome back to Casa Laliano. Anting maliit na kitchen. Unang sasalang ang gatas at asukal. And your best friend for the next 1 to 1.5 hours, your spatula. So, ito yung ano, ito lang yung medyo madugo. Kasi talaga magbibigay ka ng oras sa pagsisteer until ma-reduce siya into a very, syempre, mas sticky, mas solid, dough-like texture na hinahanap natin at na-enjoy nyo kapag sa ano, kapag kinakain niyo yung pastillas. Alright. After actually just more than an hour. Medyo thin paste na siya, so dagdagan na natin ng powdered milk and some butter. And then we'll put some zest. Ayan tayo ng oil. As you can see, it's not your ordinary pastillas kasi kita mo naman yung ating pwedeng gawing added ingredients, added condiments. So, ang solid na siya eh. Bigyan natin ng kulay. Ang ganda niya. Bigyan natin ito niya. Ito ay, Kuya, look. Looks yummy! Yeah? Impressive, no? You gotta say, impressive. Wow. Wow. But this is your homemade pastilla. So good. Boom! Insulin! Help! Mmm. Wow. It's a lot of sugar. I love it. May bago kaming natuklasan. At natikman sa Quezon. Kilala niyo ba ang kainang ito? Makikilala natin ang isa sa mga naghatid ng pagkain Quezon sa Metro Manila. Nung kinakausap ako ng mga producer ko, tapos sinabi nila na, i-interview natin si Buddy of Buddy. Sabi ko, no way. Sabi ko, marami akong experience.
Kung naging curious kayo at gustong mag-food venture sa Quezon, tandaan na may health protocols pa rin na ipinatutupad para sa mga bibisita rito. Biyahero reminder, kailangan magpakita ng valid medical certificate at government ID. Mabuti rin kung mag-advance booking na kayo sa mapipili niyong tutuluyan. Pero para sa mga biyaherong bahay mode muna, pwede namang mag-Quezon feels in your very own home with Saging Ginanggang. Magluluto tayo ng saging ginanggang o saba na inihaw. Kilalang merienda ito sa Quezon. Love, linin ba? Yes. Tapos pa na ito. Yan, Louie, yan. Love, kailangan mo lutuin muna yung saba. Ano ka ba? Kailangan mo muna lutuin yung saba. Actually, first time ako mag-grill ng saba. Sa bahay, dati naalala ko, everyday kaming nagluluto ng saba. In the morning, naglalaga ng saba parate. We love saba at home. Tapos kapag hapon, syempre meron na kaming turon to deep fry. Yung turon na yun, masarap kapag, I love it kapag may langka. The best. Pero sa bahay namin, condensed milk. Para naman hindi siya sobrang dry. Smells good. Wow! Panalo din kasi talaga grilling eh. There's that aftertaste na inihaw, which is just so satisfying. Oh man. Of course, you've got butter and you've got sugar. Wow! My first time to cook saba this way. Minsan, natikman mo sa probinsya, na-enjoy mo yung kinain mo at hindi mo ginagawa sa bahay. At least ngayon, na-enjoy ko at ma-enjoy rin ng mga anak ko. Oh, baby. How are you? Yes, please. Kung nagpaplano kayong gumawi sa Quezon, dumaan kayo sa Unisan, na dating capital ng probinsya, bago ito ilipat sa Tayabas noong 18th century. Una itong tinawag na Kaliraya o Kalilayan, at isa ito sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Bakas ng kasaysayan ito, ang ancestral houses na ngayon ay mga tourist attraction na. Bukod sa ancestral houses, ang beach na ito ang isa pa sa ipinagmamalaki ng Unisan. Ito ang Malatandang Beach. May mga resort na may iba't ibang room accommodation. Meron din mga tent na swak para sa joiners at backpackers. At may mga perfect spot para mag-muni-muni. O syempre, pictorial. Nabuo yung idea ng Glambox dahil mahilig kaming mag-DIY travel ng wife at friends ko sa mga budget-friendly na beach resorts. At mahilig din kaming umakyat ng bundok at mag-outdoor camping. From the word glamping or glamorous camping, nabuo yung name na Glambox, meaning glamping place inside a box-shaped piece of flat. Unisan si OJ, kaya dito sila nagtayo ng negosyo. Dahil naniniwala kami na sa pag-angat ng turismo, aangat din po yung buhay ng mga residente. Isa na pong halimbawa doon yung mga bangkero ng Malatandang. Hindi lang po pangingisda ang pinagkakakitaan na nila ngayon, pati na rin yung mga turista na nagrarent sa kanila ng bangka para sa boat tour or island hopping. Dahil din sa turismo, natututo silang magpahalagahan ang kalinisan ng aming kapaligiran. Win-win yan para sa mga turista at mga lokal na Unisan. Ayos!
Hindi lang magagandang tanawin nang meron sa Unisan. Busog sarap ng mga pagkain din. Ba meron dito? So ngayon po, magluluto po tayo ng diniluwang manok po. Ito po ay native. Ang atin po, kailangan ay ang native na manok at saka po yung pangalawang gata po. Tapos ito po yung pangalawang gata. At yung mga ricado, paminta, bawang, asin, suka, at saka po yung pampakunin natin po at swerte. Local dish ng mga taga-Unisan, ang dinilawang manok. Kapag gumulo na, saka ilalagay ang kakang gata o yung unang piga ng niyog. Natin. Oh yeah. Sa mga hindi nakakalam. Household ng ano. Mahilig kami dito. So kahit anong gata. Kahit anong ginger. And yes. Gata, ginger, manok, kabo. Lovely. Oh my God. I think masarap kapag maraming kanin. Magpapahuli ba naman ang Unisan pagdating sa kakanin? Isa sa mga bida tuwing Nyugyugan Festival ang Puto Bao. Gawa ito sa glutinous rice o malikit. Ang kasunod na po natin dito ay titimplahin na po. Kapag powdered na ang malikit, saka ito lalagyan ng nyug, asukal at food color. Ito po yung bao, ito po yung pinaghuhulmahan ng malagkit. Tapos po lalagyan na po natin siya ng palaman. Yung nagbibiro! Bigi pa! Ito pa! Punin ko na! Medyo mabigat siya. Uy! Uy! Three flavors. Langka! Sarap siya! Makapuno naman yung malagkit. Oh, it is. Okay, I was expecting something savory, but that's sweet. Boom! It is Bukayo! Happy Fiesta, Unisan! Woo! Kompleto ang food venture natin sa Quezon kung hindi natin matitikman ang mga luto ng sikat na kainang ito. At syempre, kung sino nasa likod ng kanilang negosyo. Sino nga ba si Buddy? Feeling ko, I'm part of the family because of what I'm wearing. Everyone's very colorful. Nung kinakausap ako ng mga producer ko, tapos sinabi nila na, oh, i-interview natin si Buddy of Buddy. Sabi ko, no way. Sabi ko marami akong experience diyan dahil para lang malaman niyo how Buddy's has been part of my career since my first job as an account manager sa isang agency, sa isang advertising agency. For late nights, we'd order Buddy's from Kalayaan, Makati. Kalayaan. And Yes, kasi reposo kami. Reposo yung opisina namin eh. But anyway, fast forward to that. I'm living in Ortigas Center, a condominium. And a stone's throw away is the Tycoon Center. Nandyan din yung Buddy's. I would like to know kung saan po nanggaling ang Buddy's. Ano po yung mga humble beginnings niya po? I started it 1985. I was a farmer then, planting baggy beans.
nagkamero siya ng mga black spot ng inarpes ko. Kasi nagtatanim ako, fruit of Mount Banahaw. Tanggalin namin yung black spot and make it into a fresh lumpia together with carrots, sinigang, other vegetables. So fresh lumpia yon, and marunong naman ako mag-gawa ng wrapper, lumpia wrapper and sauce. That was my start na kapag ano ko ng food, magbenta. After a while, medyo wala na pa yung nagtatanong ng customers ko. Wala ka na pang ibang alam na mga ibenta. So, I came to an idea na mag-formulate ako ng spaghetti. Then, hamburger follows, and the rest is history na. Nag-start ako ng pansit 1991. Dapat meron akong product na talagang original from Lukban. So, nagkakaroon ng idea na dapat meron ako ditong specialty na galing talaga Lukban. So, nagkano ako ng pansit Lukban. Marami siyang sayote. Yun, nagdadala ng taste nyo at saka yung fresh na meat, lechon pavadi na inilano doon. Talaga galing dito sa Lukban. Saka ang noodles, talagang naiiba to. The menu that you actually made for Buddy's, it was all done by you, Sir Buddy? Lahat ng product, ako ang nag-start. Yung iba, mga formulation din ng mga tumutulong sa akin, katulad ng aking mga sisig, yung mga yan. Pero lahat, ako ang nag-a-adjust sa taste. Lahat lapat para mailabas ko yung product. Dapat dadaan sa dila ni Buddy's. Siyempre, hindi pwedeng hindi ko matitikman yan. This is their bestseller. I'm guessing because the pansit Lukban or Habhab is my favorite to order all the time. So what you do is kaya Habhab dahil maglalagay sila dito. Wala, sorry. Hindi yan. And they don't have to use any forks. So lalagay nila yan, di ba? So maglalagay sila ng suka, tapos ganyan na, kaya Habhab. That's how you eat it, buddy. To Buddy, thank you, man. Alam ko ito yung jardinera. Something. Samutsali siya ng bell pepper, nagpapatamis yung raisins, tapos parating may hard-boiled egg. You mix it together, they steam it. Such a good dish. Such a good dish. For Isabel, how proud are you, you know, being the second generation, having your dad as the pioneer? I mean, as Buddy himself. Napaka-swerte talaga namin at napaka-blessed. Kasi meron na nitong Buddy's na pinot up ng dad ko, si Buddy, and yung mom ko, si Nova. Kasi hindi lang siya basta restaurant eh. It's a family talaga. What's next for Buddy's? Is there like some new item on the menu? We have our new product ng Buddy's, our Buddy's kare-kare, beef, seafood, and vegetable kare-kare. Thank you so much, Buddy, for the memories, and of course, for your awesome food. Love it. Sa bawat lasa na natikman ko, silayan ko ang dedikasyon ng mga taga Quezon upang makapagtimpla ng masarap na putahe. Ang nagahalong tamis, asim, at anghang ay tila salamin ng makukulay nilang inspirasyon. Kaya sa kada kagat, hindi lang linamnam ang tumatatak sa atin, kundi pati na rin ang masarap na kwento ng mga lokal ng Quezon.